Hello guys! Thank you and welcome back to my channel, JC Sandbox. So for today, I will show you kung paano mag-start ng stamp cross stitch. So for beginners out there, stamp cross stitch ay pre-printed fabric sa isang set. Pag bumili kayo nito, isang set na siya, may fabric, may thread, may needles, and may instructions na siyang kasama. So, sa mga, may mga stamp cross stitch na madali lang talaga din siya, yung mga, hindi siya full coverage. Ibig sabihin, ano lang, yung design lang na maliit lang yung naka-stamp or naka-printed at kadalasan mga isang block ng colors yung i-cross stitch niyo. So madali lang siya talaga kasi sa fabric nandoon na naka sa gilid ng fabric, example ito. Naka-print na rin sa baba ng fabric yung mga legend na symbol na makikita niyo sa mismong fabric. So for example, dito tayo sa ito. Itong bilog na to, bilog sa pinakaunang square. So hahanapin mo lang siya dito sa baba ng inyong fabric. Nandito yung mga symbols nun. Dito yung mga symbols sa baba ng inyong fabric. Hahanapin mo yung bilog. So, bilog na itim siya. So, nandito siya. Ito, bilog na itim. Number 77563. So, yun ang hahanapin nyo sa sinulid nyo at yun ang itatahin nyo doon. So, sa mga ganitong case naman na ito yung fabric niya. So, ito po pala yung ating gagawin. Harbor of Love. So, makikita nyo pang unpacking nito sa aking mga previous na haul video sa aking channel. So, ito yon, Harbor of Love. 63 by 50 centimeter po ang kanyang size. So, this is 14 count. Mas maliliit siya na square kaysa sa ginagawa ko ngayon. So, this is full coverage. At sa case nito, na full coverage, ay marami siyang confetti colors. As you can see, confetti colors po ay yung mga ganito. Sa isang square, po ay maraming sinulid ang kailangan gamitin. At nakakaduling siya. Nakakaduling at minsan po, yung mga symbols niya ay pag may nakatahi na kasing sinulid, nakakalito. Nakakalito kung ano yun. Sa liit po niya, nakakaduling talaga. Like po, itong mga yan. Sa sobrang liit niya, hindi mo alam kung star ba yun or square or yung pag-ganun na symbol. So, nakakaduling po talaga. So, ang kailangan nyo pong gawin para hindi po kayo malito ay titingin po kayo sa kanyang pattern. Paper pattern, yung kanyang kasamang instruction. So, ito po yung kanyang instructions. Okay? So, ang una ko pong ginagawa ay ini-scan ko yung kanyang pattern. Kasi, ayoko pong dito mag-mark. So, pinapreserve ko po yung pattern niya kung gusto ko pong ulitin ulit sa ibang fabric naman. Ginagawa ko, ini-scan ko siya at piniprint ko siya as paper pattern para dito po ako magmamark. So, in that case, kung kayo po ay magbabase sa pattern, ang ating pattern po at ang symbol sa ating fabric ay magkaiba ang nakalagay. Katulad po dito, yung pinakita ko sa inyong bilog,
eto, tong bilog na to na itim, dito po sa pattern natin ay yung at symbol, yung letter A. Kita niyo po pa siya. Ayan. Letter A siya. Pero, sa ating pattern, siya ay bilog. So, pag magbabase po kayo sa paper pattern, siguro po, kung mag-start kayo ng paper pattern, until the end, dito po kayo magbabasa sa inyong pattern. Hindi na po kayo titingin sa symbols na nakaprint dito sa baba na inyong tela kasi malilito lang po kayo. So, yon. So, ibig sabihin, kung ano yung paper pattern nyo, magkaiba yung symbol na nandito sa inyong fabric. So, huwag po kayo mag-worry kasi kung ano rin yung nakasulat dito na sinulit, like this, 775, yun din naman ang sinulit dito sa inyong pattern, 775, yung at symbol. So, pag ginamit yung inyong paper pattern, ang babasihan nyo na pagtingin kung ano sinulit yun ay yung nakaprint din na itong sinulit nyo na nando sa likod din ng inyong pattern. Yun na rin po ang pagbabasihan nyo kasi ito yung mga symbol na makikita nyo dito sa inyong paper patterns. Okay? So, when you buy a stamp cross stitch, may kasama na siyang fabric. This is the fabric. At mga sinulit. So, this one is cotton thread. This particular pattern consists of 76 colors. So, pag ito'y nabili nyo, naka-fold po yan in half. And then, ito ang nandito sa may taas. So, ang ginagawa ko ay ina-unfold ko siya at inaayos ko na siya sa isang mahabang ganito. Okay? At yung karton niya, hinahati ko siya sa gitna kasi magkadikit po yan. Magkadikit yan, magkaganyan. So, ang gagawin ko, hahatiin ko siya sa gitna para ganito na siya. Para madali ko siyang para maganda siya tignan. Tsaka madali siyang i-store. Okay? So, dito tayo. After printing and pag-ayos ng thread, ang sunod po natin gagawin ay kasi ako ay pasmado ang aking kamay. So, hindi ko siya dapat nahawakan ng fabric kasi nga, this is washable. After you stitch, you wash it, soak it in lukewarm water for 30 minutes, and then lahat ng print ay, itong mga color-color niyang print ay mabubura na siya. So, ibig sabihin, pagpasmado po ang inyong mga kamay, huwag niyo po nga hawakan ang inyong stamp na cross stitch dahil didikit sa kamay niyo yung kulay at mabubura ang kulay. So, I use hoops. So, yung malaking Q-snap ko ay nandun sa aking current project. So, ito ang aking gagamitin. Aking hoop. Madali lang po maglagay ng hoop. Ganyan po ang itsura niyan. Tanggalin nyo po yung nasa gitna. Ilalagay nyo po sa ilalim. At i-exacto nyo po yung working area nyo doon sa circumference no bilog. So, ilalagay nyo lang po siya. Maganda rin pong may hoop kasi nakokontrol nyo po yung tension ng inyong thread. So, tusog natin konti. Yung fabric din pagka stamp cross stitch kadalasan talaga matigas. Kaya no worries naman dyan. Nainang natin ng konti at pasok pa natin. Press.
And then, tsaka po natin siya sisikipan. Ito, may pansikipan na ako dito. Babalikan ko kayo guys, sisikipan ko lang siya. Ang ating hoop, nasikipan ko na. So, ito na yan. Kailangan medyo parang drum yung ating tela. Ayan. So, yung fabric nga, yung hoop natin ay maliit. So, meron tayong mga excess fabric sa gilid. So, ang gagawin natin ay tinupi ko na siya. Ganyan, nilagyan ng sipit. So, ang next natin gagawin ay mag-cross stitch na tayo. So, ang aking method ay katulad nga nito, marami siyang kulay sa isang place. Hindi siya yung isang buong kulay lang na tahi ka lang ng tahi. Yung iba kasi, ang ginagawa nila, bicolor sila, parang diamond painting. Bicolor sila, unahin muna nila yung particular color sa buong canvas nila. Then, susunod sila sa pangalawang color. So, ako, kahit sa diamond painting, by square ako. Hinahati ko siya yung aking canvas. Sine-section ko siya by kung ilang inches. Then, dun ako mag-start. Kung ano yung meron doon sa isang square na yun, dun ako mag-start. So, naisip ko siya na gawin din sa aking cross-stitch. So, this one is 14 count. Yung sinulit nito, mas maliit siya kaysa doon sa ginagawa kong 11 count. So, siguro ito ay 26 size nito. So, ang liit-liit talaga niya, guys. Liit talaga siya. So, meron ako dito. Ito, another tip sa inyo, mga guys. Ito ang aking needle minder. Needle minder. Ito ay button arms. Ang tawag nito? Botones siya. Ito. Yung mga free na botones na nabibili yung mga damit minsan. So, yun sa akin. Tinatago ko. So, yung mga kakaiba, ayan. So, bumili ako ng magnet. Nilagyan ko ng magnet. Dinikitan ko siya. Then, ito, button din to. Nabili ko to sa Daiso. Parang sa Pilipinas, Daiso siya. So, ayan. Tapos, tinanggal ko yung parang hoop niya sa ilalim. Finlat ko siya. Pinukpok ko ng konti. Tapos, dinikitan ko ng magnet. So, needle minder. Para saan to, mga dye? So, yung isang part niya, yun ang ipa-partner sa ilalim din. Ganyan. Then, tulad niyan, hindi ko makuha yung needle. Pag di nyo kinagamit yung needle nyo, ilalagay nyo dyan. Then, para hindi mawala yung needle nyo kung nasaan, madali nyo siya makikita. Diba? Hindi siya mawawala. At hindi kayo gagastos ng marami para pambili ng needles nyo. Dahil lagi kayo nawawala ng needles at baka malunok pa ng mga alaga nyong hayop or kung may mga baby kayo dyan. So, very, very delikado. So, eto na tayo. Magtatahin na tayo. Sa isang square, like this one, reminder ko lang sa inyo, ha? Sa mga first timer dyan. So, may mga square po yan. Square. Always, always, always. Kasi ako, lagi ako nag-i-start sa lower left. So, yung square na yan, may mga butas po yan. Hindi po ba? Apat yan. Katabi. So, lagi ako nag-i-start dito sa aking lower left. Lower left corner. Napit ko kayo. Okay, yan. Okay. Dito sa lower left corner ako nag-i-start. And then, paganto siya. And then, dito naman sa lower right, ako mag-out, mag-anon.
Basta ang lagi para sa akin sa mga lower left na nag-i-start, pag nag-park kayo ng tread, kung saan kayo nag-start, doon nyo i-stop ang inyong tread sa lower left. Okay? So, no matter kung paano yung ibabaw nyo, kung dito kayo sa lower right mag-start or dito sa upper left mag-end yung inyong cross, nasa sa inyo po yan. Basta huwag nyo makalimutan, kung saan kayo nag-start, doon din kayo mag-end ng inyong park tread. Okay? So, maghanda rin po kayo ng inyong markers. Dalawang kulay na markers. Dalawang kulay sa inyong tapos na na stitch at sa inyong part thread. Okay? So, mag-start na tayo. Ito na talaga. Mag-start na tayo. So, dito tayo sa first square natin. Ito ay, ang symbol natin ay bilog siya na itim. So, pag nagtatahi ako, ang aking ginagawa ay ito munang first 10 square. Dito ako sa upper left ng canvas lagi nag-start. Dito ako sa first square muna, and then pababa. And then, pataas, ganyan. Kung ano po yung nandito sa aking pattern. Ito po yung ating pattern. So, ilang square to. Kung ano po yung nandito sa aking pattern. So, hanggang 110 yan. Dito po ako mag-e-end. Then, pataas na ulit dito. And then, so on and so forth. Okay. So, ang ating first square ay etong bilog. So, ating pattern ay itong at. Itong at sign. So, hanapin po natin siya sa ating dito sa ating pattern. So, ang at sign ay number 63 775 ng DMC. So, 63. Hanapin natin ang 63. Sa ating sinulit, ang 63 ay ito. Ang 63 ay ito. So, kukunin po natin yan. Kaya ko siya ginagawang ganito ang ayos niya. Kasi, pagka kinuha niya yan, mga guys, pakinggan niyan, tingnan niyan, 'di ba? Ito. Pakinuan niyo po 'yan, hihilahin niyo lang 'yung pagganyan. O 'di ba? Nakuha niyo na agad. Ganun 'yon. Ang logic nun. Kaya ganito ko siya inaayos. 2 threads lang ang kailangan niya pag 14 count, okay? 2 strands of thread and then ang back stitch niya ay 1. Parang naninibago ako guys kasi galing ako sa 11 count, so ito 14, so parang hindi. So ayan, okay, let's start. Ang ating uunahin na tatahiin ay itong sa isang square. Okay. Sa isang square, ito, ang una natin tatahiin ay itong mga symbol na to. Itong at symbol na to. Okay, guys? So, we're back. Mas malapit na siya. At hopefully nakikita niya ang aking ginagawa. Aking start kanina ay loop method ang aking ginawa.
So, etong aking method na ginagawa, yung parking method, makakatulong to pagka yung ang pattern nyo ay maraming confetti. Or sa isang animation, sa isang kulay, sa isang block, ay maraming colors na kailangan. Ginagawa ko rin to kasi for practice na din kasi may gusto kong i-start na project yung sa Heaven and Earth design, which is very 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 small ang kanya mga ang aking gagamitin. Hindi ko alam kung baka 14 count na lang din ang gamitin kong tela kasi ngayon pa nga lang tong 14 count eh, naduduling na ako eh. Paano pa kaya pagka 18 count, baka duling na ako. So as you can see, I'm always starting at lower left and then goes into upper right and then lahat pag ganun muna pa slant muna kung tabi-tabi sila. Pero dahil nga ang aking way ay first square muna, so I don't care kung ano kung yung katabi niya ay ito, itong katabi niyan to, itong mga to, ay pare-parehas pa rin sila. Hindi ko siya tinatahi. Basta nagpo-focus ako dito sa isang square na to. Dito lang ako magpo-focus muna. Kasi in that way, hindi kayo malilito kung ano na ba yung nasa na ba kayo doon sa pattern nyo. Kasi katulad nito, ang dami-dami niyang kulay. Talaga sabog-sabog yung kulay niya. Nakakalito siya kung matapos nyo man lahat ng bilog na yan. Minsan kasi, may mga symbol siya dito sa fabric na sobrang liit niya. Hindi mo na ma-recognize minsan pagka may katabi na siyang sinulit. I'll be right back with you guys. Tatahiin ko muna yung lahat ng symbol na yon sa dito sa square na to ay tatahiin ko muna. So babalikan ko kayo pag magpapalit na ako ng sinulit, okay? Hello guys, ayan, tayo nga ay nagbabalik. So, tapos na ang ating symbol na to. Pasensya na po kayo kung medyo magulo yung aking out of focus kasi nasa harapan ko yung camera. Hindi ko alam kung paano ko siya i-video na makikita niyo ng malinaw. So, itong ating last na symbol sa square na yon. Okay. Like I said, sa sinabi ko kanina, kung saan kayo nag-start, lower left, doon ka magpa-part. So, tapos na tayo sa aking isang square. So, ang susunod na symbol sa dito sa susunod na square ay ito. So, dito ko ipa-park ang aking thread. Kung ma-shoot ko siya. Ayan. Lower left ng square ng symbol na yon. So, dyan ko siya tatapusin. At iiwan ko yung thread na yon. I'll just hang it there, yung thread na yon.
Okay? So, sa ating pattern, ayan, itong neon color ko na marker, kung saan ako nag-park. So, ito yon sa pangalawang square. Di, ito ang aking lalagyan ng mark. Pag nakita ko yung color na yun sa aking pattern, ibig sabihin, meron akong nakapark na thread doon. May thread na naghihintay sa akin doon. And then, sa aking finish cross, imamark ko lang siya na ang ganyan. Ayan. Oops. Ayan. Mark lang natin. Nasabi ko na din sa inyo guys na ako ay bagong cross stitchers lang din. So, itong aking nalalaman ay sinishare ko lang sa inyo sa kapanood ko ng YouTube na nag-work naman sa akin na pwede rin naman mag-work sa inyo. Oh, next pala ay itong G. Itong letter G. Ang letter G natin ay letter G na maliit ay so, sa pagtingin nyo ng pattern, guys, be careful din po tayo kasi katulad nitong pattern natin, di ba? A, B, C, D, and so on and so forth, and then Z, and then small letters, and then meron siya mga special symbols, katulad nito, plus, number, sign, eto 9, yung 9 natin, at saka yung small g, ay, parang parehas yan. Para sa akin na, ewan ko lang sa inyo. Pero para sa akin, parang tingin ko parang parehas. So, be very careful sa pagtingin ng ating pattern. Like this sign. Pwede siya makaparehas ng etong sign na to. Diba? Parehas sila. Ibig sabihin, dito, white lang to. Then, eto may black na background. At tulad nito, dito ay, ito ay nakaharap dito sa, ito po, ito. Ito ay nakaharap dito sa, yung tusok niya nakaharap dito sa right. Then, meron dito nakaharap dito sa left. So, bantay-bantay lang po sa pagtingin ng ating pattern kasi minsan nakakalito talaga siya. So, ang next ay itong letter G na maliit. Number 64. Ito ang ating 64. So, try natin kumuha ng isang sinulit lang. As in, isa lang. Ito. Okay? Tapos, hihilahin natin siya. Ooh! It works! Ito, thread natin. Paano ba mag-thread? Dahil 2 strands to, pagdidikitin lang natin to na ganyan. Ganyan. Then, ito ang ipapasok natin sa ating thread. So, ako, pag nag-thread ako, ganito ginagawa ko. Meron naman tayong needle threader kung gusto nyo mapadaliin yung buhay. Pero ako, ganito ako mag-thread ng aking needles. Okay? Yan. And then, meron tayong dito sa may dulo, nandito yung ating loop. Kita nyo po ba? Ito ang ating loop. So, ayan ang ating ika-catch natin. Catch the loop. So, ang ating G sa ating pattern ay ito. Itong kulay na to.
itong green. Itong neon green. Ayan, itong green na to, lahat yan G. So, sa susunod na square, dito natin ipapark ang ating thread. Sa lower left. Okay? Start na tayo. Lami ko ulit kayo. Ayan. Okay. So, dahil dito tayo sa lower left, mag-start. Dahil ika-catch natin itong loop, so ganito tayo mag-start ng ating cross stitch. Tutuso ko dito sa upper right, and then lalabas ako dito sa lower left. And then, before that, ika-catch natin itong loop. So, ayan. Ito na yung loop natin. Papasok tayo dyan sa butas na yan. Then, hilahin. And then, kung saan tayo unang nagpusok, dun, babalik ulit tayo doon. Then, tadaan! Wala na siya. Diba? Okay. Then, so, babalikan ko kayo guys pag natahi ko na lahat ng neon green. Ito nga, at tapos na natin ang matatapos na natin ang symbol na G, small letter G from this first square. Okay, so I will park my thread here at the first square, lower left. Okay. Then I'll just have the thread. And then tatahiin natin itong dalawang kulay na to. So ito ay ito yung may parang patusok na nakaharap sa left. So yun ay ito, number 62. So, ito tayo. Dito tayo sa dalawang symbol, dalawang square na to. Ang gagawin natin ay yung ang start natin ay yung loop pa rin. At first time ko rin magtahi ng 14 count at nasakit na yung mata ko ngayon. Challenging siya kasi talaga ang liit niya. Hintay natin, pababa. Then, medyo masipag siya. Okay. Dahil wala naman siyang kasunod na katabi na katulad niya. I-end natin ngayon itong thread na to. Okay. I-end natin ngayon itong thread. So, saan tayo mag-end? Try natin ang pin stitch kasi gusto ko malinis yung aking tatry kong maging malinis yung likod kung wala siyang mga sabit-sabit. Thank you.
mas maganda siguro kung yung poop nyo talagang masikip. I-end natin yung thread kasi wala siyang dito sa baba, wala siyang kaparehas niya na symbol. So, babalikan ko kayo guys pag nandito na ako sa third square kasi mas maraming, medyo marami yung thread na gagamitin dito. So, mas mapapakita ko sa inyo kung ano yung park method. Okay? Kasi dito, tatlong thread lang yung ginamit natin. So, I'll be back. So, hello guys! So, eto na nga. Tapos ko na itong, natapos ko na itong dalawang square dito sa taas. Ito, natapos ko na siya. Ang isusunod natin eh dito. Hindi ko na pinakita sa inyo masyado yung dito kasi konting kulay lang yung ginamit ko dito. So, etong square na to, etong third square na to sa baba ang ipakikita ko sa inyo ngayon para mas maintindihan niyo yung pagpa-parking method ko sana at makatulong din sa inyo, especially sa mga beginners na gumagawa ng full coverage ng cross stitch. So, nakakatulong po sa inyo lalo na kung maraming confetti yung ginagawa ng kulay. Even though printed yung ating fabric, this will be a great practice para sa mga gustong mag-start in the future ng full coverage ng counted cross stitch. So, papakita ko na sa inyo to. So, kanina ang sinabi ko, lagi nyong tatandaan sa pagpa-parking is yung kung saan kayo nag-start ng na hole, kung sa left lower hole kayo nag-start, doon nyo din ipapark ang inyong thread. So, eto na nga siya. Nakapark na yung ating thread. Eto yung mga thread na nakapark. Eto. Pabayaan nyo lang siya nakalaylay dito sa baba. Or kung gusto nyo, lagyan nyo ng needle minder dito para nababatak sila. Or para hindi siya sagabal sa inyo sa pagtatahin nyo. So, ito na lahat yon. At dito sa pattern natin, yung lahat ng may neon na nakikita nyo, yun yung mga park thread natin. So, sa akin, ang ginagawa ko, pagka ganito na, na may nakapark na siya, na may mga thread na nag-aantay sa akin dito. Etong thread na to, itong tatlo na to, kasi dito sa pattern na to, di ba wala na nga siyang mga kasunod, nandito na siya sa taas dito. So, dito ko siya pinark. Okay? So, itatabi natin siya dito sa gilid para hindi siya nakaharang. At, pakita ko rin yung likod. Ito yung likuran natin. Hindi siya ganun maganda, hindi siya ganun kamit. Pero, hindi ko alam kung paano ginagawa ng iba para maging super neat yung likod nila. So, para sa akin kasi, wala akong masyadong big deal sa akin ng likod. Dahil hindi naman yung likod yung i-frame natin, kundi yung harap. Mahalaga, pare-parehas yung way ng inyong mga thread, okay? Yan. So, ang gagawin natin, dito sa ating pattern, kung ano yung nasa, ang ginagawa ko, kung ano yung nasa pinakababa, dito sa square na to, yun ang uunahin ko. Kasi ibig sabihin, kasi walang magiging sagabal dito sa pagtatahi ko dito sa part na to, pababa. Kasi pababa tayo, diba?
Kasi kung dito ko umpisahan, kung umpisahan ko yung nakapark ko na tread dito sa taas, maraming mga sagabal na mga sinulid ako madadaanan na nakapark. So, mas convenient kung uumpisahan ko yung nasa pinakaunang nakapark dito sa pinakababa. Doon tayo mag-start, okay? So, ang gagawin natin, ilalagay ko muna itong mga thread pa ganito pataas. Ayan. Pwede natin siyang lagyan ng sipit kung gusto mo. Para hindi siya nakaharang. Itong sipit naman na gamit ko, pinaganda lang nito kasi rubber nga siya. So, walang magiging problema sa yung thread niyo kung masisira or ang mararam siya. So, lagyan natin ito ng sipit. Para lang may pampigil, okay? So, kukunin na natin itong pinaka nasa babang thread. Okay, yan. Nandyan lang yan. Mag-thread na tayo. So, ganito ako mag-sulot. Yan, madali lang ito. So, ang tatahiin natin ay ito. So, yan. Ganito. So, dito ay color. Lapit ko kayo. Yan. Lapit. So, dito ay color itong blue, light blue, itong dalawa. And then, titignan natin dito sa pattern natin. After nito, meron dito sa baba isa pa. So, ang susunod niya ay nandito sa pangalawa. So, dito tayo magpa-park. Okay? Ay, ito pala. Dito pala. Dito tayo magpa-park. First symbol na makikita nyo sa susunod nyong square, dun kayo magpa-park. Kung masyadong malayo, mga 10 stitches, i-end nyo yung thread nyo, then mag-re-thread na lang kayo. Kasi para hindi masayang inyong thread. Ngayon, kung gusto nyo mag ganun kalayo, okay lang din. Nasa sa inyo yun. So, struggle is real ako dito kasi gusto ko. Hindi ko alam paano ko i-angle yung shots ko nang makikita niyo siya maigi. Hindi siya nagbe-blur. Siguro ganito ko na lang siya. Para makita niyo. Okay. So, yan. And then, dito sa baba. Makita. And then, we will park here. Okay? Park tayo dito sa lower left. And then, we'll just let it hang dito sa baba. So,
alam nyo, nakakatulong ang hook sa cross-stitch sa inyong tension ng inyong tinatahi. Kaya I recommend na gamit kayo ng hook. And then, after parking, don't forget na magmamark kayo para hindi kayo malilito. Okay, magmamark. And then next ay itong W. So, ang W natin dito ay ito. So, line lang natin yan. Yung iba, marami silang mga ginagamit na karayom. Every thread nila may karayom na kalagay. Kaya kailangan nila maraming needle minder. Sa akin, isang karayom lang ang ginagamit ko sa lahat. Isa lang, para sa lahat. Okay. Ang W natin ay itong color red. Sa pattern natin, mag-isa lang yung W. And then, ang susunod na W ay ito. So, ilang stitches yan? 6, 7, 8, 9. Almost 9. So, pagka ganyang karayo, kasi para sa akin, pagka mga lagpas na ng mga 5 stitches, ini-end ko na yung thread niya. Nagre-retread na lang ako. Bakit kumagalo ito? So, i-end na natin siya. Dito tayo mag-end. Pag nag-e-end ako ay pin stitch. Okay. So, ang next natin ay ito, sinulit na to. Okay, ang susunod natin na letter ay this one is U. Itong color yellow. At ang U dito ay ito. Tapos sa baba ng W. Itong lahat ng yellow na ito tatahiin natin. Then, magpa-park tayo dito. Okay?
So, ganun lang kadali ang pag-parking method. I-try nyo siyang gawin, especially kung full coverage yung inyong project, para nasasanay kayo kasi magandang ano siya, hindi siya nakakalito kung nasan ka na. Spot account. Ayusin ko muna yung camera ko. So, balita ko ng angle ng aking camera. Kasi nahihirapan talaga ako makita. So, tatayin natin itong lahat ng color ni parang yellow. So, I'm also a beginner na stitchers. Ngayon, kung meron kayong suggestion and sa akin pag-stitch, feel free po to comment down your suggestion. Maganda po yun na sabay-sabay tayo natututo. I'm just here to share, especially to beginners like me, kung ano yung mas easier way sa pagko-cross-stitch. Kung ano yung mas nakaka-comfortable. Maybe, if it's comfortable for me, maybe it will work also to you. Okay? And our last X. Napansin ko lang din sa 14 count, yung needles nilang gamit dito, mas ano siya, mas pointy. Mas matulis siya kaysa sa yung ginagamit ko sa 11 count. Last X. And then we will park here at the lower left corner. And then let it hang. And then don't forget to mark. I know na madilim yung aking papel, pero okay naman siya sa akin. Hindi naman, wala naman problema. So, sa marker, guys, I suggest na pag yung mga park thread, ang gagamitin nyo, more lighter, highlighter. Mas light yung color na pipiliin nyo para nakikita nyo agad. And then, sa mga finish stitch nyo, a little darker. Okay. Ang next natin na sinulid ay ito. So, this one. Ngayon yung nakakalito yung kanyang pattern kasi ito yung sinasabi ko sa inyong titignan nyo maigi. Kasi yung symbols niya, merong ganito na symbols. Tapos, merong ganito. At merong star na gantong sa taas. Pag nasa pattern na yan, dito sa fabric, hindi nyo na siya ma-recognize minsan. Kita nyo naman, di ba? Masyadong malinaw naman yung pagka-print, pero dahil sa sobrang dikit-dikit niya, hindi mo na siya ma-recognize. And then, dito sa paper pattern niya,
na sa pagka-scan ko siguro to kaya siya madilim, pero sa color niya kitang-kita mo yung mga star-star niya. So maging malinaw na lang ang mata natin kung alin sa pagtingin ng ating mga pattern. So ang next natin ay itong sinulid na to. Oops, sorry. So tatahiin natin yung lahat ng ganito ang symbol. So ito, 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 tapos magpapark tayo. Wala tayong park thread sa symbol na yun. Kasi dito, wala na siya dito. So, ang susunod niya ay dito na. So, i-end din natin yung thread na yun dahil malayo. So, after kong tahiin itong mga nakapark ko na threads, tsaka ko naman tatahiin yung mga walang yung blanco pa. So, ganun lang guys. Pababa na pababa na pababa na pababa hanggang sa mapuno nyo na siya per square. Sana makatulong sa inyo to, especially sa mga beginners na nagtatackle ngayon ng full coverage. I know, matrabaho to kasi nga re-end, mag-end kayo lagi ng thread, magre-re-thread kayo. Yes, matrabaho siya, pero for me, nakakatulong siya kasi hindi na nakakalito kung nasaan na ako, kung ano yung symbols na tinatahi ko, pang ilan na ako, ganun. At saka magandang practice na rin to sa pag nagsimula ako nung counted na cross stitch na full coverage. Kasi lalo na pagka maraming mga confetti. Ewan ko, familiar kayo dun sa heaven and earth na design. Yun, meron akong gustong simulan doon na design. So, this will be a great practice para sa akin. So, yun lamang po guys. Ganun lamang po kadali ang pagpapark ng thread. Kung gusto nyo pong matutunan tong parking method na to, napakadali lang po. Just don't forget kung saan kayo nag-start, doon din po kayo magpapark. And then, don't park na sobrang layo kasi para hindi po masayang yung inyong thread. And always mark your pattern para hindi po kayo malito. And then, thank you po for watching. God bless po sa inyo. Don't forget to subscribe to my channel and hit the notification bell for my future videos. And then, if you have any suggestion, opinions, or kung ano pa po yung gusto nyo malaman sa ating pag-cross-stitch, I feel free to comment down below this video. And then, I will try my best to answer your questions or your anything. Kung ano pong gusto nyo malaman, I'm happily will share it to you guys. And then, God bless to all of you. Thank you. And see you on my next video. God bless.